Hi guys, welcome to Learn and Liam Vlog. Ito, nakikita nyo guys, sa kabila ko ng shell sa Hyundai kanina. Lumabas ako. Tapos ito, nabili ko siya guys ng 20 pesos. Ayan, ganyan siya karami. Lulunisan lang natin siya. Tapos, lulutuan. Fresh from the sea. Ayan guys, linisin ko muna bago natin siya lutuin. Linisin na natin. Tatagaan lang natin siyang i-brush para malinis, matanggal na yung kapit na dun. Ayan guys, manalis na guys yung guys pag naluto mamaya. Kasi kakukuha lang siya sa dagat. Basta inuulam kami dito guys sa probinsya to eh. Nakukuha siya sa pagbababaw yung tubig sa dagat guys. Ganito yung nakukuha namin. Ayan, nagaganto yung mga shell na lumalabas doon. Iba-ibang shell guys ang pwedeng makuha sa dagat. Basta mababa lang yung tubig. Balikan ko kayo pag nalinisan ko na siya. Ayan guys, naluto na natin ang ating shell. Ayan, malinis na siya. Malinis na. So ayan guys, para mas masustansya ang ating lulutuin, lalagyan natin siya ng dahon ng malunggay. Ayan. Nabasang ko na siya kanina. Para mas masustansya guys ang lulutuin natin. Yan yun lang paghimay dyan guys. Hilain mo lang yung isang tangkay niya. Madalas naming inuulam ang malunggay guys, madalas dito sa probinsya. Dahil bukod sa nagtatanim kami ng ganito, masustansya pa siya. Halo-halo lang sa mga gulay, prito, mga ano, itlog, ganyan, pwede rin siya lagyan. Gigisa tayo ng bawang, sibuyas, tsaka luya.
malinis yung shell natin. Ayan guys, nagsabaw pa siya. Nagsabaw pa yung shell natin. Talis-talis yun. Ayan, nangangamoy na ang amoy ng ating itong shell. Ang amoy ng daga. Ayan. Sarap. So, ayan na siya guys. Luto na. Luto na ang ating shell. Ayan. Hindi ko alam kung anong pangalan ng shell na yan guys. So, ganyan lang dapat siya guys. Ang luto para mas masarap. Hindi siya na-overcook. Thank you for watching.